Hi, Mangs. I'm Mam Shinem. I'm a freelancer, and my husband, Dad Simar, is a farmer. Welcome to another farming video. Hi, Mangs. Today's video, ipipick up natin yung mga abono. This would be the last na batch na aabunuhan natin sa bukid. Sosyalan, ang daming abono na ikakarga dyan, Dai, pero hindi nila alam na utang yan. So, pumunta na kami dito kanina at binigyan na kami ng may-ari ng listahan nung ipipick up namin. So, ito, pinipick up na namin siya, pero hindi pa yan bayad. Utang po yan. So, babayaran yan sa harvest. O, diba, ang saklap, ganyan ang buhay farmer. Hindi halatang, wala na talaga kaming madukot, Dai. Ay, may madudukot pa naman, pero hindi na pera. Ay, ba't nangutang? Diba may trabaho ka? Diba pag may trabaho, may pera? Well, akala ko din, but it's a scam. Akala ko dati, pag may trabaho ka, marami kang pera, pero hindi. Tanungin nyo yung may mga trabaho dyan, kung may pera ba sila? Eh, diba freelancer, virtual assistant, malaki sahod yan. Mang, akala ko din, but it's another scam. May mga neighbors din kaming kapwa farmers na nanghihiram ng pera. Wala akong maibigay. Sabi nila, bakit daw? Kasi ang impression nila, malaki sahod ng virtual assistant. Well, ako din, yun yung impression ko. Pero ewan ko ba, wala akong pera. Mang, hindi maiiwasan na matatanong mo din yung self mo. Oo nga, no? Bakit wala akong pera? Kasi makikita mo yung mga post ng mga kapwa mo freelancer sa mga freelancing groups na yung mga not to brag but to inspire. Tapos mga screenshot ng sahod nila na 6 digits per month, may malalaking bahay, magarang kotse, travel, ganun. Wow, nakaka-inspire naman talaga. Tapos sabay, paano ako? Ano na self? Ano na? Well, Mang, stop comparing kasi when you see the story, matagal na sila sa freelancing industry. So, ang dami na nilang naipon, siguro mga 5 years or more na sila. Handa nyo na yung coffee nyo kasi mag-MMK tayo today. Magto 2 years pa lang ako sa freelancing, ganun din si Dad Simar, second year pa lang talaga namin sa farming. Nung umuwi kami dito sa probinsya during COVID, we had nothing. Back to zero. Ay, hindi nga back to zero eh. Mas okay pa ngayong back to zero kasi makakapag-start over ka agad. Kami, Mang, as in below negative. Yung tipong ang taas pa ng need namin akyatin bago kami makatuntong ulit sa zero. Ganun. Well, fast forward to early last year, napasok ko ang freelancing industry or virtual assistants. Ang una naming ginawa, may tinubos kaming lupa. Matagal na yun na nakasanla, so tinubos namin. Tas, ayun, doon nag-focus si Dad Simar. Super hands-on siya sa pagbubukid. Mais yung una naming tinanim. And ako naman, focus sa work. Then, salitan kami sa mga bata. Yung sahod ko, doon lahat namin kinukuha. As in lahat. Grocery, kuryente, internet, bigay sa parents namin, finance sa bukid. Yun yung pinakamabigat, Mang, kasi mahal yung binhi, mahal yung abono, yung mabayad pa sa mga tao na magtatrabaho, mahal yung pang-spray, lahat. But God is so good talaga, Mang, kasi sa kabila ng mga gastusin, nakapagbukod kami kahit maliit lang na kubo. Nakabili kami ng mga gamit kahit papano, and I was able to secure myself a life insurance, which is dati ko ng goal. And Mang, binless ni Lord yung farm, yung mais, na timing na walang masyadong mga issue na mga daga, yung mga ganun. So, pagka-harvest, binigay ni Lord sa amin si Red, yung horse namin, tsaka si Gecko. Si Gecko is yung multicab kasi green siya. If you're a parent, alam mo yan, si Gecko is from PJ Mask. Yung anak ko nagpangalan nun kasi nga green. Mang, kahit hindi yan Ford Ranger, yes, hindi yan Ford Ranger, multicab lang yan, pero naiyak ako nung prayer ng anak ko nung first day sa amin ni Gecko. Sabi niya, Lord, thank you. Hindi na kami basa rain kasi meron na kami Gecko. Hindi na kami basa sa rain sa broom. Diba, Mang, tumulo talaga yung luha ko kasi sobrang happy niya kahit maliit na bagay lang yun para sa iba. And meron kaming natabi, Mang, para sa financing sana for this year's cropping, yung para may panggastos kami pag nagtanim ulit, para hindi na lahat huhugutin dun sa sahod ko at hindi kami mahirapan. Pero biglang may inoffer sa amin na lupa, sinangla. So, ayun, kinuha namin, sayang naman, diba? Yun nga lang, yung perang pang-finance na namin, wala na. Which means, sa sahod ko na naman kukunin lahat. Nadagdagan yung farm namin,
And dagdag gastusin din sa financing, di ba? Sige lang, go lang, God will provide. So ginawa namin, Mangs, hindi namin pinagsabay lahat. We divided it into 4 batches kasi 4 farm lots yun. Pero maliliit lang yun, Mang, ha? Hindi yun yung panghasyenda level. Hindi ganun. Kung pagsabayin namin, Mang, nga sa gastusin at mahihirapan kaming maghanap ng tao pag may papatrabaho, ganun. At syempre, ang pambayad sa tao, di ba? So, ganito yung setup. This week, yung isang lot muna ang papataniman. Tapos next week, yung isa naman. Hanggang sa matapos yung 4. And Mang, just in time yan na matapos yung 4, need na naman yan abunuhan yung unang tinaniman. Idalawang beses yan mag-aabono. So, after ng tanim, abunuhan na yung first na application. Eh Mang, eto na nga ang plot twist. Sa dihang, nung saktong natapos namin na taniman yung 4, natanggal ako sa isa kong client. Yes, nawala yung isa kong trabaho, Mang. May natirang isa, pero mas malaki yung rate ko sana dun sa nawala, diba? May video ako niyan, Mang, kung hindi nyo pa napanood, ilalagay ko sa comment section yung link. So medyo gumuho yung mundo ko, Mang, kasi kakatapos lang nataniman yung fourth lot, diba? Which means, need na din abunuhan yung first lot. Eh, sunod-sunod na yan, Mang, kasi after ng abuno ng isa, aabunuhan na din yung isa hanggang sa matapos yung 4. And after nun, need na ulit abunuhan yung una ng second application ng fertilizer kasi dalawang session yung abuno ng or fertilizer ng mais, eh, yung abri at sara. May another video din ako niyan. So imagine, may 8 weeks pa na need gastusan ng ganyan kalaki. Every week, yung abono, pambayad sa tao, yung ganun. Tapos wala na yung isa kong trabaho, isa na lang. Diba? Hindi pa kasali yun yung gamot, yung spray. Yung spray, Mang, nasa 1,800 yung galon yun. O ilang beses mag-spray, diba? Ilan yung isa-sprayhan natin, diba? Kaya, ito yung ending, Mang. Ito yung last 2 batches na need na ng second application ng fertilizer. Nairaos namin yung 6 na session lahat, Mang, ng application ng fertilizer tsaka yung pambayad sa tao. Pero ito, Mang, hindi na talaga kaya. Wala na. Wala na. Wala na talaga. Wala nang makuot. Kaya sorry sa mga ga-PM sa akin, no, na manghiram ng pera. Well, thank you kasi sa itsura kong ito na walang ariglar, pero napagkakamalan nyo pa akong may pera. Pero sorry, we are trying to survive lang din at this point. Tingnan nyo pa yung listahan ng utang namin doon ng abono, diba? Malalaman nyo kung magkano. Mangs, eto din yung na-realize ko sa freelancing. Hindi always sunshine na porket malaki ang earning mo, ikuha ka or kampante ka agad na kumuha ng bahay, magpatayo ng bahay, kumuha ng sasakyan, ganun. What if, Mang, nag-down ako agad ng sasakyan, di ba? E di, nung nawala ang isa kong client, nawalan ako ng isang trabaho, nga sana ako, di ba? So ayun, freelancing is not stable. It's never stable. Again, it's not stable. Buti, dun napunta yung pera ko sa bukid. Kaya eto, kahit isang client na lang na wala na ako ng trabaho, hindi ako nag-worry na secure ko pa rin yung monthly bills namin, pati yung life insurance ko. And may hinihintay tayong harvest na at least pambayad natin dun sa inutang natin na abono. Yes, ang utang po ay babayaran kasi obligasyon natin yun, eh. And pero Mang, ha, yung mga sinasabi ko, applicable lang to sa akin based sa experience ko. But if you are single and freelancer and you think okay yung client mo, why not? You can spend dun sa mga bahay, kotse, and other. Kasi wala ka naman ibang gagastusan like mga anak. Wala kang i-worry na mga parents, nasusuportahan, ganun. Nasa sayo yun. Iba-iba po tayo. Kaya kung ano man yung gusto mo, saan mo gusto i-spend yung money mo, go lang po. Hindi po ako nakikialam. Nag-explain lang po ako. Kasi may nagagalit po pag hindi ko napahiram. Wala naman talaga akong pera. Yun lang talaga yun, eh. May isa pa nga kaming utang ina need pa bayaran. Naghihintay lang din kami ng harvest para mabayaran namin yun. Sir, wait lang talaga, sir, ha. Malapit na yung harvest, sir. Mai-impas na talaga yung utang namin sa'yo. Sa mga trying to survive lang din dyan, kahit nasan ka man, laban lang po tayo. Pero pa-like and follow naman yung page namin. Uy, tsaka yung small YouTube channel namin pa-subscribe para we can continue creating contents like this. Char! Mangs, thank you so much for watching and for supporting buyers.